Kahit na kailan, hindi maaaring magkamali ang kalkulasyon ko. Kailangan niyo itong sundin. Hintayin niyo lang at malapit na rin itong matapos. Hawak ko na ngayon ang kinabukasan ng syudad ng Mugun. Ngayon, heto nang sagot ko sa'yo, Gigi. Ano ba sinasabi mo? Kami ang sikat na headbackers. Hindi kami magpapaalipin sa'yo. Lunukin mo ang pride mo para magkalaman ang tiyan mo. Ban, gutom na ako. Pwede ba? Tumahimik ka na lang dyan! Pasensya na. Naawa kasi ako sa kanila. Pwede ko ba silang igawa ng sandwich? Wow! Napakabait mo talaga, Natsumi! Huwag kang masyadong mabait. Baka mamihasa sila. Huwag mo siya pakinggan, Natsumi. Gusto ko ng ham sandwich. At ako naman. Ito na lang ang kainin nyo. Ha? Akin na yan? Maraming salamat sa iyo, Kazuki. Makakakain na rin ako. Bakit ka nga pala nandito? Meron kasi nagpapunta sa akin dito. Pero sino naman? Kumusta na kayo? Ako ang nagpapunta kay Kazuki. Heaven? Anong ibig sabihin nito? Bakit? Teka sandali, kung si Heaven na nagpapunta sa'yo dito, ang ibig sabihin, kasama ka na rin ngayon ni Shino, ano, tama ba? Bakit mo yung nagawa, Kazuki? Ang ibig kong sabihin nito, kakalabanin mo na rin kami. Teka, hindi ka lang yun. Tumigil na nga kayo. Alam niyo ba na hindi lang si Kazuki ang pinapunta ko ngayon dito? Ha? Pwede na kayong pumasok. Shido? Hindi ko. Nagkita ulit tayo, Ban. Teka, anong ibig sabihin nito, Heaven? Ipaliwanag mo kayo ito sa amin? Anong pinabalak mo? Bakit mo sila dinala dito? Tinatanong ko ba yan? Siyempre, tungkol pa rin ito sa trabaho. Trabaho? Magtatrabaho kami na kasama sila? Mamaya ko na ipapaliwanag kapag kumpleto na kayo. Sasabihin rin naman ng kliyente ang mga gagawin niyo. Sa itong mabigat na trabaho, kaya mahigpit na ibinilin sa akin, kunin ko ang mga pinakamagagaling. Mapanganib ang misyon, pag-isipan niyo kung tatanggapin nito o hindi. Pero sila Shido, Ginji at Kazuki, sigurado ako, pag nalaman nila ang misyon, hindi na sila magdadalawang isip na tanggapin kay ko. Ibig mo ba sabihin, may kinalaman sa Mugun City ang misyon ito? Gano'n na nga. Huh? Ayan, kumpleto na kayo. Oh! Aba, hindi ko akalain kasama rin pala kayo dito. Sa palagi ko, mukhang magiging maganda at napaka-interesante na misyon natin ito. Hindi na ako makapaghintay. Ikaw na lang ang kulang kanina, Dr. Jackal. Sa wakas, kumpleto na rin kayo ngayon. Ito ang magiging grupo natin sa delikadong misyon na gagawin natin. Teka, Heaven, sigurado ka ba? Oo naman. Makakasama namin sila? Alam mo naman na hindi namin sila kasundo, hindi ba? Hindi ko akalain buhay ka pa pala. Alam mo, napakaganda talaga na naging laban natin noon. Gustong gusto ko ang laban na yun. At sana nga, maulit pa yun. Ayoko makatrabaho ang tao na yan. Hindi ko siya mapagkakatiwalaan. Baka mamaya dyan, bigla na lang niya ako atakihin sa likod. Ano sa palagay mo, Akabane? Ayos lang ba sa'yo kung makakatrabaho mo si Naban at Kinji sa misyon natin ito? Wala akong pakialam kahit na sinong kasama ko. Sanay na rin naman ako. Dahil sa bawat misyon na pinagagawa sa akin, iba-iba ang nakakasama ko. Narinig niyo siya? Trabaho lang ito. Importante ang bawat isa sa inyo para magawa ang misyon. Bilang mga profesional, hindi niyo dapat sinasali sa trabaho ang personal na alitan. Kahit na ayaw mo sa kanya, kailangan niyo pa rin siya para sa misyon. Sa bagay, tama nga sinabi mong yan. Naiintindihan ko. Alam kong kailangan nito sa trabaho. At dahil mga professional tayo, dapat tayong makisama sa mga katrabaho natin. Pero papatulang ko ang magtangka ng masama sa amin. Nagkakaintindihan ba tayo? Ganun din ako, man. Kung ganun, tayo na. Hinihintay na tayo ngayon ng kliyente natin. Ayos lang po kaya sila Ban at Kinji? Sa tingin ko kasi mukhang napakadelikado ng misyon nila. Delikado nga talaga yon dahil meron daw yung kinalaman sa Mugun City. Mugun City? Yun ba yung may malaking abandonadong gusali? Ano bang meron sa lugar na yun? Huwag ka na magtanong. Mas mabuti kung wala ka masyadong alam. Makakita tayo ang misyon natin ito. At nandito pa tayo ngayon sa labas ng Mugun City. Napansin ko, medyo nag-iba na ngayon ang itsura ng Mugun City. Hindi ba kasuwi? Tama ka man. Pamilyar na pala kayo sa Mugun City. Nakakatuwa naman. Malapit na
isa itong abandonadong siyudad? Hindi ko rin alam, pero dito tayo pinapunta. Sinabi ba sa'yo ng kliyente ang gagawin namin trabaho? Hindi. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung sino kliyente natin. Ano ka mo, Heaven? Hindi mo kilala kung sino ang kliyente natin? Eh ano pang klaseng agent ka, ha? Mapagkakatiwalaan ang tao nagsabi sa akin ng misyong ito. Siguro malaki lang ang binayad sa'yo dito, no? Hindi lang yun ang dahilan kung bakit ko kayo dinala dito. Sinisiguro ko sa inyo may kinalaman ito sa isang malaking kaso. Si Heaven ito, nandito na kami. Nakakatawa naman ang pagsalubong nilang to. Ano kayang klaseng nila lang ang magpapakita sa atin? Ako ito! Si Heaven! Ay, mukhang magkakaproblema pa. Palagi na lang ganito tuwing bibigay ng misyon si Heaven. Ano binabalak mong gawin? Ganito ba ang pagsalubong na gagawin niyo sa amin? Ang sama naman. Kung saan lang tong biro, hindi ako natutuwa sa inyo! Pepe, meron pa pala kaming pagsubok. Hindi mo man lang sinabi. Hindi ako natutuwa dito. Kung isang pagsubok lang pagsalubongin nito sa amin, pasensya na kayo sa akin kasi nerioso ko. Sinusubukan niyo ba ako? Pagsisisihan niyo yung pagharap sa akin. Eh, tama na! Ayaw pa na! Pasensya na kayo. Pero wala akong magagawa mo. Kayo nang bahala sa iba. Alam ko namang kaya-kaya nyo na yan. Paano niya nagawa yun? Na hindi ko siya nakita kung matake. Hindi na naman niya kinontrol ang sarili niya. Ano na naman bang problema mo, Ginji? Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mo silang patayin. Napakalupit mo! Alam kong yun ang gusto ng kliyente natin, kaya sila pinadala dito. Sumunod lang ako, kaya wala akong nakikitang mali sa ginawa ko. Hindi ba? Ha? Hindi namin akalaing ganyang kalalakas ang mga pinadala mo dito, Heaven. Mas malakas pa sila kaysa sa inaasahan namin. Ipakilala mo na sila. Sige. Ang dalawang yan ang mga getbackers. Ang gumagamit ng Evil Eye ay si Midoban. At ang ex-Volt Standard Emperor na si Amano Ginji. Ang animal trainer na si Shido ay isa ring getbacker. At para ligtas na may deliver ang target kapag nakuha niya, isinama ko rin si Dr. Jackal Acabane. At si Himiko na kilala rin bilang Poison Lady. At makakasama rin namin sa misyong ito ang isa sa apat na ex-Volt King na si Kazuki. Maaasahan silang lahat. At ako naman po, ang agent na si Heaven. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para maibalik ang Yin. Maaari ka pang umatras at iwan ang grupo. Pabigay-bigay pa kayo ng pagsubok. Sino ba kayo sa akala nyo? Tama na ba? Makisama ka na lang din. Pwede ba? Umpisa na natin. Pero hindi ko masasabi sa inyo ang buong detalye. Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung anong kukunin nyo. Ang masasabi ko lang, napakahalaga nito, hindi lamang sa Tokyo, kundi sa lahat ng tao sa buong Japan, kaya kailangan itong maibalik. Sana maintindihan nyo. Tawagin na lamang natin ang target nyo na Yin, ninakawang Yin, at nasa siyudad na ito ng Mugun. Nakita ko na kanina ang kakayahan nyo, at naniniwala ako na kaya nyo yung mabawi. Yin, katunog yun ang ill sa Ingles na ang ibig sabihin ay sakit. Hindi kaya isang sakit. Ano sa tingin mo, Akabane? Kung ganun kakaibang misyon na to, maghahanap tayo ng sakit sa loob ng abandonadong Mugun City. Napakadelikado ang pagpasok sa siyudad ng Mugun. Kaya nga malaking halaga ang ibabayad ko sa inyo. Bibigyan ko kayo ng 5 milyon. Ibibigay ko na sa inyo 10% deposit. At pati na rin ang mga palaking naroroonan ng yield. Pinaghirapan namin ito. Ipagkakatiwala ko ito kay Kazuki at siya na rin ang magdadala sa inyo sa lugar. Magtagumpay sana kayo. Masyado silang maraming sikreto. Hindi ba, Ginji? Hoy, gumagamit ang sinulit. Baka naman pwede mo nang ibigay sa amin ang mga pera namin. Puro na lang pera ang laman ng utak mo. Huwag ka mag-alala.
Hindi ko itatakbo ang pera nyo dahil hindi ako katulad mo. Ano ka mo? Gusto mo yata ng away ah! Napaka-misteryoso talaga ng mga taong yun. Umalis sila nang wala man lang iniwang bakas. Mukhang hindi lang ordinaryong bagay ang hill na yun. Ano nga kaya yun? Wala na akong pakialam kung ano man yung pinakukuha nilang yun sa atin. Gagawin ko na lang kung anong gusto ng kliyente. Dahil tinanggap ko lang naman ang misyong to dahil gusto ko makapaglibang. Yun lang, wala nang iba. Bukas na tayo magsisimula. Walang malilate sa inyo. Ang Mugon City. Hindi ko akalain makakabalik pa ulit ako doon. Shido, mauna na ako. Van, ano ba talagang meron sa Mugon? May ideya ka na ba? Ang alam ko, matapos ang ilang taong problema sa ekonomiya, marami sa mga naitay yung gusali doon na napabayaan na. At hindi nagtagal, karamihan sa mga taong walang matiran ay nagsipunta sa sunod ng Mugon at nanirahan sa mga gusali doon. Nabubuhay ang mga taong naninirahan doon nang walang namumuno sa kanila. Halos 200,000 ngayon ang mga tao doon. Ano bang meron na yun doon? Ang mabuti pa, si Genji ang tanongin yun dahil mas alam niya. Tumira kasi siya dati sa lugar na yun. Sumuko na kayo dahil wala rin namang kailaban sa amin. Ang mabuti pa, makiisa na lang din kayo sa balls kung gusto nyo pang umaba ang mga buhay ninyo. Mahal mo pa ba ang buhay nyo? Susuko pa tayo sa kanila! Ha? Ang tatay ay meron ng balls! Ano sa tingin mo, Genji? Babalik na naman tayo sa siyudad ng Mugon. Sa palagay mo ba, Kasuki? May kinalaman ang misyon natin sa kanilang dalawa? Kung hindi man sa kanilang dalawa, siguradong may kinalaman to sa isa sa kanila. Huwag ka mag-alala. Aalamin natin ito nila, Shido. Tama ka. At isa pa, sa tingin ko, makikita natin sila doon. Oo nga. Posible nga yan. Sa totoo lang, meron din akong isang taong gustong makita ron. Teka, siya bang tinutukoy mo? Oo. Umalis ako doon nang hindi nagpaalam sa kanya. Sigurado akong galit siya sa akin. Problema, Mozart! Bakit? Sinong nandyan? Shido? Bakit ganun? Hindi magandang nararamdaman ko. Iba ang tingin sa'yo ng mga tao dito dahil kapansin-pansin niya suot mo. Mag-ingat ka na mabuti, Heaven. Ingatan mo ang bag mo o kaya ang dalawa. Baka magulat ka na lang, wala na yan sa'yo. Ah? Ano na lang ang gagawin mo kung hindi mo na kami kasama? Huwag mong kalilimutan na mag-isa ka na lang lalabas sa lugar na to. Hindi ba, Ben? Oo nga. Hindi ka na namin isasama, Heaven. Tapos na ang trabaho mo. Kami na ang bahala dito. Pero hindi pa tapos ang trabaho ko. Kailangan ko siguro na papasok kayo lahat sa siyudad ng Mugon. Kaya tayo na. Pero Heaven, masyad mong pangarig doon. Pinabago, merong daan dito na pwede natin gamitin papuntang South District. Kasuki, anong sabi sa mapa? Tama, pwede tayong dumaan dyan. Ayos! Aba, mukhang kabisadong kabisado yata ni Genji ang city ng Mugon. Siyempre naman, dahil naging emperor dati ng lugar na to si Genji. Lahat ng nakatira dito, kilala si Genji. At ngayon nagbalik na siya, nangangalib na naman ang buhay niya. Kaya sa oras na pumasok siya sa pintuang yan, wala siyang katiyakan kung makakalabas pa uli siya dyan ng buhay. Ang siyudad ng Mugon ay parang impyerno. Bukas na ang pinto! Paano, Heaven? Mag-iingat ka sa pag-uwi mo, ha? Paalam, Heaven! Nararamdaman ko. Para bang hindi ko na ulit sila makikita kahit na kailan.
Wala akong dapat ipag-alala. Lagi naman silang sinuswerte. Alis na nga ako. Pag! Ano, Genji? Meron ba nagbago rito? Oo, may mga nabago. Gaya na lang ng mga yan. Anong problema nila? Huwag niyo sana kalilimutan na meron tayong kukunin dito. Kaya huwag natin sayangin ang oras sa akin sa kanila. Hindi mo na kailangan itong sabihin. Alam na namin yun. Magkukulat mo ang pangit na to. Ang titipay ng mga to. Dr. Jackal, ano binabalak mo? Ano ba namang klaseng tanong yan? Nakalimutan mo na ba agad na sinabi ko sa inyo kahapon? Kaya ako lamang tinanggap ang musong to dahil gusto ko lamang makapag-ibang. Huwag mong gawin yan! Bakit ba masyado ka mabait sa mga kalaban mo, Genji? Itigil mo na ang walang kwentang pagpatay. Hindi ka pinupunta rito para abusin ang mga tao. Masyado ka mabait. Kapag nagpatuloy ka ng ganyan, ikaw ang tatapusin nila. Teka, ikaw si Thunder Emperor Alano Genji. Shu? Ikaw nga! Sa wakas, nagbalik ka rin, Genji! Sino ba siya, Genji? Siya nga pala ang matali kong kaibigan sa grupong Volts. At ang pangalan niya ay Shu. Mabuti naman! Sa wakas, Genji, nagbalik ka na rin! Mabubuhay na uli ang Volts! Pasensya ka na, Shu. Nagpunta lang kasi ako rito para magtrabaho. Magtrabaho? Hindi ka ba nagpunta rito para buhayin ang Volts? Patawad, pero hindi na uli ako titira pa rito. Alam mo ba kung ano nangyari simula nung umalis ka dito? Kung alam mo lang sana lahat ng paghihirap na dinaranas namin. Alam mo ba kung ano ang maaaring mangyari sa Mogul City at sa mga tao dito? Wala ka kasing nalalaman sa mga ginagawa ni Makubet. Napakadaldal mo talaga. Shoo! Mag-ingat ka, Gigi! Mapaanip ang usok na yan! Huwag kayong hihinga. Lasyon ang usok na yan. Umalis na tayo dito. Ano ba, Genji? Kailangan na natin lumabas. Genji! O ano na, Thunder Emperor? Akala ko ba magaling ka? Sa bagay, paano mo nga naman ako tatalunin samantalang ni hindi ka man lang makagalaw ng dahil sa usok? Ano? Bakit? Bakit mo binatay si Shu? Hindi kita mapapatawad! Muntik na! Umibekto na! Mabuti na lamang! At umibekto na ang lason! Matutuwa si Makubex! Ang galing! Ako ang nakapagbabaksak sa Thunder Emperor! Dadalhin ko ang bangkay mo kay Makubex! Pero bago yun, tatantarin muna kita! Tikman mo ang lupit ni Hurikumon! Sino? Nakakahiya ka naman, Thunder Emperor. Magpapatalo ka lang sa isang walang kwentang malimpa. Nakakahawa ka. Sayang ang galing mo. Ang lasong pa nagpabagsak sa'yo.